Kumusta kayo mga padreng at welcome back to my channel. At sa araw na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ako naglilinis ng piston ring. So lilinisin natin yung groove ng ating piston, yung pinaka-kanal, yan yung pinaka-groove. Yan. So paano nga ba natin linisin tong piston gamit yung sarili niyang piston ring? So napaka-importante na pag nagagawa tayo, alam natin kung paano linisin yan. So, syempre, una natin gawin, tanggalin lang natin yung piston ring. Yung pinakamakapal na piston ring, mga padreng, siya yung upper compression ring, pinakamakapal. Yung pangalawa naman, malambot na lower compression ring. Tapos yung dalawa sa baba, yung manipis, oil ring. So, dalawang piraso po yan. Tapos yung nasa gitna nila, expander po yan. So, tanggalin na muna natin yan isa-isa. Tapos yung kanyang expander, tanggalin din natin. Sa pamamagitan ng kanyang piston ring, pwede nating linisin yung kanyang groove. Pero paano po ba natin gagawin yun, mga padreng? So, syempre, kung yung makapal, sa ibabaw, yung makapal din yung gagamitin natin. Panlinis dun sa groove sa ibabaw. So, gumagamit lang ako ng lagari na tinaliman yung dulo. So, ayan ang gamit ko. Sa paglilinis ng piston ring, piston. So, ayan. So, ang gawin lang natin dito, linisin natin itong part na yan. Ayan, ganyan. Kalimitan yung loob na yan, mga padreng. Siya yung nagka-carbon. So, linisin lang natin ang ganyan. Ayan. Oh. Simpleng-simple lang. O, tapos, yung isa naman, linisin din natin. So, yung loob, kalimitan, siya yung nagka-carbon. Kaya kung kumapal yung carbon yan, mag-stack up yung ating piston ring, kalimitan, nagagasgas na yung loob ng ating block. Etong malambot, siya yung pangalawa, samantala naman yung pinakamatigas. Ito yung pinakapang-ibabaw. So, yung kalimitan, yung pangalawa, matalim siya. Yung pang-ibabaw, kalimitan, hindi siya matalim, matigas. So, ang tawag dyan sa makapal, upper compression ring. So, sa pamamagitan itong piston ring ng upper, lilinisin natin yung upper groove. So, ganyan lang yung gawin natin. Ipasok lang natin, tsaka natin itulak. At siguradong matatanggal natin yung mga dumi o mga ribaba. So, tingnan nyo. So, yan, ganyan lang. Oh. Itulak lang natin. So yung mga padreng, nalinis na natin yung groove. Gumagamit lang ako ng lagari, talim ng lagari, para simutin yung mga naiwan. So yan, ganyan lang, dahan-dahan hanggang sa malinis natin yan. So napaka-importante mga padreng na malinis po yung ating mga ginagawa para pag binalik natin yan, talagang maginhawa yung makina. So yan, wag natin titigilan hanggat may carbon na naiwan po dyan. So ganyan lang yung ginagawa ko. Yan.
At sa part naman na to, sa gilid, so dahan-dahan lang natin na tinatanggal. So ayan. Tapos kalimitan ang ginagamit, ang ginagawa ko pa diyan mga padreng, gumagamit pa ako ng liha na 1000 para malinis na malinis. So sa bidyong ito, tinuro ko lang sa inyo kung paano natin linisin gamit yung ating piston ring. Pero napakainam yan, gamitan pa natin ng liha yan para talagang napakaganda. So pagkatapos nito mga padreng, ituturo ko sa inyo kung paano ako mag-set ng ating piston ring, yung tamang pagkakasa niyan. So meron din po yan na technique kung paano magkasa. So yan ang isusunod natin. At dito naman sa part na to, yung kala mo spring, o kung ano man tawag nyo dyan, ginagamitan ko lang din yan ng lagari kasi yung mga pagitan niyan nagkakaroon ng carbon yan. So iisa-isa nyo lang yan mga padreng, para pag binalik natin walang ribaba o walang carbon na nanutong na naiwan. So ganyan lang yung gagawin nyo. At ayan na nga mga padreng, pwede na natin ibalik yung kanyang piston ring. So ituturo ko sa inyo kung paano ako mag-set ng ating piston ring. So yan, unahin na muna natin to, yung kala mo spring. So dito sa piston, tingnan nyo yung kanyang piston pin. O yan, yung gitna na yan. At ipiit lang natin. So dyan natin lalagay yung pinaka, ayan, yung gap ng ating expander o yung kala mo spring na yan. So yan, ganyan lang. Ayan. So dyan ko lang siya linagay. Medyo igigitna ko lang ng bagya. So ayan. Ayan, medyo nakagitna. So ganyan ako mag-set. Tapos yung ating oil ring, yung pinakababa, yung gap niya itatapat lang natin dito sa kaliwa. Ayan, dyan. So ibig sabihin, yung kala mo spring na yan, yung gap niya tsaka yung gap ng ating oil ring, hindi sila magkatapat. So ayan, ganyan lang ako magpasok ng piston ring. So ito malambot naman to, pwede nyo naman kamay niyan. So ayan, ganyan lang oh. Malambot lang yan. Pasok nyo lang sa groove. No, yan o. Yan, tapat nyo lang ganyan. Okay. Tapos, nasa kaliwa, huwag natin tatapat sa piston pin. So, yun. Pansinin nyo mga padreng, yung gap. Ayan o, yung gap. Okay, tapos ito yung ating piston pin. Ang gawin lang natin, pihitin lang natin yan. So, nasa kaliwa yung gap, pihitin lang natin. Yung isang oil ring, yung manipis, itatapat din natin, same procedure, kaliwa. So tatapat lang natin dito sa kaliwa. So kung paano natin ginawa yung nauna, ganun lang din natin ipapasok tong isang oil ring na to. So malambot lang naman yan. Itong piston na to, Wave 125 Alpha. So yun yung gap nyo. Oh, 'di ba? Ito yung ating piston pin pag inarap natin. Yung gap na pinakababa nasa kaliwa, katapat niya dito sa kaliwa din pag pinihit natin yung piston. Sunod naman natin yung malambot na makapal. Ngayon, kalimitan sa piston ring, dapat mapagmasid tayo. Kalimitan, may mga number 'yan o pangalan. Yung number o pangalan, ayan o, may pangalan, kalimitan, siya yung nasa itaas. So siya yung nasa itaas. Okay, nasusundan po ba mga boss? So eto naman, kanan naman tayo. Kung kanina puro kaliwa, ngayon puro kanan naman. So ganyan lang, pitin lang natin. Ayan, malambot lang naman yan. Okay, so yun, pasok na natin. Sa kanan naman po siya. O ayan. Nasa kanan. Ito yung piston pin. Pitin uli natin. Ayan. Dito naman sa kanan. O. Hanapin din natin yung pangalan o number. Siya yung nasa itaas. Ang pinakamakapal na piston ring, siya yung upper compression ring. Siya yung pinakataas. So ito nga yun. O, pwede na natin isalpak mga padreng. So ganyan tayo mag-set ng piston ring.
So, ganun, nakita nyo naman paano ako maglinis ng piston gamit yung sarili niyang piston ring. So, hindi mo na kailangan pa ng iba pang panlinis. So, kalimitan linilihi ko pa yan. So, ito eh, sample lang naman. So, yan, yung pinakababa, nasa kaliwa, pag piniit natin. Yung pangalawa, nasa kaliwa, pag binalik natin. Yung pangalawa, doon sa kanan. Yung pinaka-upper, doon sa kanan. Pitin lang natin. So, ayan, ganyan lang mag-set. Kaya naman, basic na kaalaman, mga padreng, pero napakalaking natututunan. So, thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.